tayo ng mag-aral sa lahat, walang maiiwan. At sayang mag-aral tayo ng matuto upang di kayo masenso. Maging matyaga, maging matalino, halina mag-aral na tayo. Maging matyaga, maging matalino, halina mag-aral na tayo. Halina mag-aral na tayo. Halina mag-aral na tayo. Halina, 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 aral na tayo. Kaya huwag na natin patagalin pa. Now, I am glad to introduce to you our second presenter for Grade 2. She graduated Bachelor of Secondary Education, major in Social Science at Philippine Normal University. She is currently taking up Master of Arts in Education, major in Educational Management at Polytechnic University of the Philippines. A grade 2 teacher and MCAP trainer of Pedro P. Cruz Elementary School. A round of applause please to Ms. Jenny Lou A. Catulong. Magandang araw, mga giliw naming nakapanood ng Project SOAR Series of Online Academic Reviews. Bago ko simula ng ating aralin sa araw na ito, ayaan niyo munang batiin ko ng isang mapagpalang araw ang ating butihin at mahusay na pinuno ng ating Schools Division Office ng Mandaluyong, ating Superintendent Dr. Romela M. Cruz. Binabati ko din ang ating Chief Education Supervisor Dr. Aline G. Mendoza. Ganon din ang ating Education Supervisor sa Matematika na si Sir Restituto I. Rodelas. Sa mahal naming punong guro na si Dr. Imelda O. Garcia at ang Math Coordinator ng Pedro P. Cruz Elementary School na si Sir Ram Villones. Muli, magandang umaga. Ako nga pala si Binibinong Jenny Lou A. Catulong, guro sa Pedro P. Cruz, ang inyong magiging guro sa Matematika sa linggong ito para sa ikatlong linggo ng ikatlong markahan. Halina't samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto. Kasanayan sa pagkatuto. Bago matapos ang aralin ito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay A. Nakapaghahati-hati ng mga numerong nasa multiplication table na 2, 3, 4, 5 at 10 sa pangkaisipang kasanayan. B. Nailalarawan na ang pagpaparami, multiplication at paghahati, division ay nagagamit sa pabaliktad na operasyon. Balik-aral. Bilang ating balik-aral, pag-aralan ang mga susunod na larawan. Tingnan ang kaugnayan na division equation dito. Number 1. Ang 18 hugis puso ay hinati sa 3 pangkat. Ito ang 18 hugis puso. 1, 2, 3. Ilang hugis puso ang mayroon sa bawat pangkat? Kung ang sagot mo ay 6, tama. 18 hatiin sa 3 ay 6. Number 2. Ang 20
27 bayabas ay hinati para sa 9 na tao. Narito ang 27 bayabas. Hatiin sa 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Ang sagot niyo mga bata ay 3, mahusay, napakagaling, tama. Ang 27 hatiin sa 9 ay 3, mahusay. Ikatlo, hatiin ang 9 na po sa 10. Ano ang sagot mga bata? Ang sagot niyo ba ay 9 mga bata? Magaling! 9 na po hatiin sa 10 ay 9. Mahusay uli! Para naman sa number 4, hatiin ang 32 sa 4. Ano ang inyong sagot mga bata? Tama! 8. 8 ang kasagutan. Magagaling mga bata! At bilang panghuli para sa ating balik-aral, number 5. Ano ang quotient sa paghahati ng 45 sa 5? Kung ang sagot mo ay 9, mahusay, palakpakan mo ang iyong sarili dahil tama ka. Para sa aralin natin ngayong araw na ito, basahin at unawain ang kwento na nasa ibaba. Gumupit si Lito ng 12 bituin na gagamitin niyang pandisenyo sa kanyang 3 portfolio sa iba't ibang asignatura. Bawat portfolio ay gagamit siya ng 4 na bituin bilang pandisenyo. Tingnan at pagmasdan ang larawan na nasa ibaba. Narito ang 12 bituin na hatiin sa 3. 1, 2, 3. 12 hinati sa 3 ay 4. Ang larawan. Ang 12 bituin ay hinati niya para sa 3 asignatura. 4 na bituin ang gagamitin niyang pangdisenyo sa bawat portfolio. Ating kilalanin ang mga sumusunod na salita. Dividend, ang kabuuang bilang ng mga bagay na hahatiin. Halimbawa, 12 hinati sa 3 ay 4. Ang 12 ay ang dividend natin. Ang divisor naman ay ang bilang na kung ilang grupo ang nabuo o bubuuin. Halimbawa, 12 hinati sa 3 ay 4. Ang 3 ay ang ating divisor. At ang panghuli ay ang quotient. Ang quotient ang bilang ng kasama sa bawat grupo. Ito ay ang tawag na sagot sa paghahati o division. Halimbawa, 12 hinati sa 3 ay 4. Ang 4 ay ang quotient o ang ating sagot. Tandaan mga bata, para sa mabilis na paraan na paghahati o division, gamitin ang iyong kaalaman sa paglalahad at pagsulat ng division sa pamamagitan ng
pantay-pantay na paghahati-hati, paulit-ulit na pagbabawas, pantay na paglalagtaw sa number line, at pagbuo ng magkakaparehong bilang ng grupo ng mga bagay. Mabisang paraan din ang pagsagawa ng repeated subtraction. Bawasan lamang ang dividend ayon sa divisor nito hanggang marating ang zero. Pero ang pagsaulo ng multiplication table ang may pinakamalaking tulong sa mental division. Balikan muli natin ang ating larawan upang ating maunawaan na ang division o paghahati-hati ay inverse o kabaliktalan lamang ng multiplication o pagpaparami. Narito ang bahagi ng pagpaparami o multiplication: multiplicand, multiplier, at product. Sa kabilang banda naman ang bahagi ng paghahati-hati o division. Ito ay dividend, divisor, at quotient. Kung iyong makikita, ang product ay naging dividend sa division, ang multiplier ay naging quotient sa division, at ang multiplicand ay ang divisor ng division. Ngayon mga bata, upang mahasa ang inyong sarili sa paghahati-hati o division, kumuha ng malinis na papel at gawin ang mga sumusunod na pagsasanay. Kaya mo yan! Tara na, sagutan natin! Para sa pagsasanay 1A, isulat ang tamang sagot sa patlang gamit ang isip lamang. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakuha mo ba ang 5 tamang kasagutan, mga bata? Mahusay kung ganon, napakagaling! Bravo! Ngayon naman, para sa pagsasanay 1B, ibigay ang sagot sa sumusunod na kalagayan gamit ang isip lamang. Number 1. Ano ang sagot kapag ang 10 ay hinati sa 2? Kung ang sagot mo ay 5, mahusay, tama ka! Ikalawa, ang 15 kapag hinati sa 5 ay anong bilang? Ang tamang sagot ay 3. Nakuha mo ba ito? At panguli, pangatlo, ano ang sagot kapag ang 18 ay hinati sa 3? At ang tamang sagot ay 6. Kung ito ay iyong nakuha, napakagaling naman! Para naman sa pagkasanay 2A, hanapin ang katumbas ng multiplication sentence sa mga sumusunod na division sentence. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. At narito ang tamang kasagutan.
Nakakuha ka ba ng 5 puntos? Mahusay! Bravo! Para sa pagsasanay 2B, isulat ang katumbas ng multiplication sentence ng mga sumusunod na division sentence sa patlang. Tingnan ang halimbawa. At narito ang tamang kasagutan. Kung ikaw ay nakakuha ng 3 puntos, mahusay! Very good! At upang lalo pang asain ang inyong kasanayan sa division o paghahati-hati, sagutan ang pagtataya, kumuha ng papel, basahin ang bawat tanong, at piliin ang letra ng tamang sagot. Narito ang mga katanungan para sa bilang 1 hanggang 3. At narito naman ang mga tamang sagot. Nakuha mo ba sila, mga bata? Para naman sa bilang 4 at 5, narito ang mga katanungan. At narito muli ang tamang sagot para sa bilang 4 at 5. Nakuha mo ba sila muli, mga bata? Ahusay, mga bata! At dahil dyan, natatapos na ang ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat sa pakikinig at naway marami kayong natutunan sa ating leksyon ngayong araw na ito. Have a good day! Ako muli si Binibining Jenny Louie Katulong, ang inyong guro.